Sigurado mo naman akong pinapakabay. Tagal kong pinag-isipan to. Alam ko ito yung tama. Alam kong... ikaw yung... yung para sa akin. Kung dumating yung... panahon na sa tingin mo, okay na. Makasalan mo ako. Pero kung... hindi man... kung hanggang sa huli... hindi talaga tayo. Ayos lang din. Tago mo pa rin yan. Dahil ikaw lang ang may karapatang magtago niya. Ang taong nagmamay-ari lang ng puso ko, pwedeng humawak nito. Hindi ko alam. Nagkukuluhan ako. Kamag-alala. Naintindihan kita. Hindi naman ako magagalit. Parang isang pelikula ang kwento ng kanilang pag-iibigan. Isang pag-iibigang itinakda ng tadhana. Nagkakilala sila nang sila'y mga munting bata pa lamang at mula nooy ilang ulit ding nag-cross ang landas nila. Naging ganap silang magkasintahan, nagkahiwalay. Pero sa bandang huli, sadyang sila pala ang itinakda para sa isa't isa. Mga kaibigan, samahan niyo po akong tunghayan ang kwento ng pag-ibig ni na Romnick Sarmenta at Harlene Bautista. Parating niyo yung ano, white lady, oh. Kunin ka na niyan. Alam mo, sabi niya, kinukuha daw lahat ng mga tao. Tulad mo, mga bata, paborito niyan. Tama na, kuya! Tama na! Ito talagang si Harlene, matatakotin. Ano ba yan? Kwento lang naman yan, eh. Ala, yan na yung white lady, oh. Kunin ka na, oh. Ala, kakainin ka na. Sabi daw, naghahanap daw yung mga white lady, tapos kinakain yung mga batang tulad mo. Ala, yan na. Ala. Tama na sabi ko! Yo, Herbert, tawag na kayo na direct. Kayo na susunod na kukunan. Pasok kayo sa studio. Bilis. Kuya, wag mo ko eh. Banda sa tapot ako. Diyan ka lang. Diyan ka lang. Huwag ka nang matakot. Hindi naman totoo yung mga white lady dito, eh. Talaga? Oo, tinatakot ka lang ng mga kuya mo. Ako nga pala si Romnick. Alam ko, palagi nga kita nakikita sa TV, eh. Palagi kang umiiyak, eh. Harlene nga pala pangalan ko. Totoo bang may white lady dito? Takot kasi ako sa white lady, tsaka sa tiyanak, tsaka sa manananggal. Walang ganun! Ano to? Anting-anting yan, para hindi ka malalapitan ng white lady at kung ano-ano pa. Ang ganda naman. Salamat, ha? Nico, anak! Kanina pa ka tayo nahanap. Mami! Andito ka lang pala. Oh! Sino naman tong bagong kalaro mo? Ang cute-cute naman! Bagay kayo, ah! Nako! Ang anak ko, mukhang binata na! Eh, anong pangalan mo? Harlene. Simula noon, hindi na muling nagkita sina Romnick at Harlene. Subalit muling magkukrus ang kanilang landas makalipas ang maraming taon. Uy, ha, galingan nyo mamaya, ah. Para maraming commercials ng Talents Unlimited, ah. Uy, Romnick, galingan mo sa'yo mamaya. Ano ba? Hmm? Hello po, Tita. Oh, Arlene. Hello, Tita. Oh, kamusta, kamusta? Mm. Oh, ito pala yung mga kasama sa show, ha? Mababait yung mga yan. Iiwan mo na kita, may ayos na lang sa loob. Ha? Apa. Ah, sige, sige. Hi. Hi. Naalala mo pa ba ako? Ako yung nagbigay sa'yo nung anting-anting ng mga bata pa tayo kasi tinatakot ka ng mga kapatid mo?
Hindi mo pa ba nakakalimutan yon? Tagal-tagal na nun ah. Mga bata pa tayo nun. Ano ko naman makakalimutan yun? Laki mo na, tsaka... ganda-ganda mo. Sa muli nilang pagkikitang iyon, kapwa sila may kakaibang naramdaman para sa isa't isa. Bagamat binatilyo at dalagita pa lamang, batid nila na may namumuo silang pagtitinginan sa isa't isa. Hanggang sa mauwi ang pagtitinginan ito sa panliligaw ni Romney kay Harleen. Kumakontinitin niyo, atalin niyo bukas, ha? Galing kay Romney? Shh! Kamaingay! Mami ka na kasi, naniligaw ba siya? Oo, galing to sa kanya. Pero huwag mo na lang pagsasabi sa iba, ha? Sa atin agad na lang yun. Sagutin mo ba? Hindi ko alam, eh. O siya, mukhang istorbo na ako dito. Natanggap mo ba yun? Anong sagot mo? Sagot? Ang bilis mo naman. Harleen, anim na buwan na ako naliligaw sa'yo. Mabilis pa ba yun? Hindi mo ba ako gusto? Ewan ko. Hindi ko alam. Nasa loob po. Sagutin mo na ako. Sa susunod lang ba na lang sa birthday mo? Sige ano ba pagkakaiba nun, di ba? Ngayon na lang. Oh, sige na, sige na. Tayo na, tayo na. Hindi ka nagkamali, Harleen. Oh, hindi ka nagkamali. Sige na, sige na. Ay, Harleen. Oh, ano? Pack-up na ba? Pack-up na po. Oh, ano, may nalaglag? Ay, may nalaglag. Oh. Ay, ay, ng ano? Kamusta ka ba? Tuluyan na rin nabuo ang kanilang relasyon. Sa murang edad ay naranasan na agad ni Romney at Harleen ang tamis ng unang pag-ibig. Subalit hindi madali para sa kanila ang pagkakaroon nila ng relasyon. Naging abala si Romney sa paggawa ng pelikula sa Seiko Films na naging dahilan upang madalang ang kanilang pagkikita. Ayos ka lang kanina ka pa walang kibo ah. Alam ko madalang na rin tayo magkita pero... sana maintindihan mo kasi marami akong pelikulang ginagawa. Harleen, kausapin mo ako, hindi pwedeng ako lang yung nagsasalita. Kung galit ka, sabihin mo. Siya, hindi ko pa alam. Anak, hindi mo kailangan paniwalaan yan. Diyaryo lang yan. Malay mo. Part lang ng publicity nila yung sa pelikula nila. Ewan ko, Ma. Kaya siguro hindi na kami masyado nakikita at saka nag-uusap. Kasi meron na siyang iba. Bakit hindi na sinabi sa akin? Hindi naman ako magagalit kung talagang ayaw niya na sa akin, eh. Hindi ka dapat magkukonklude ngayon. Ang dapat, makausap mo si Romney. Alamin mo kung ano ang talagang totoo. Okay? Ma, ang sakit-sakit. Lubusang nasaktan si Harleen sa kanyang nalaman. Bagamat nasa puso pa din niya si Romney, sa kanyang isipan, batid niya
na dapat na niya itong kalimutan. Hanggang sa... Harleen! Sandali lang. Iniiwasan mo ba ako? Ewan ko. Mag-usap naman tayo, please. Wala na naman tayong dapat pag-usapan pa, di ba? I'm sorry. Para saan? Nico, nandito ka lang pala. Let's go, tayo ng susunod. Kailangan na tayo sa studio. Sige na. Ano kung hinahanap ka na dun eh. Ano ka ba ako? Saan ka nagpupunta? Bayaan mo pagdating niya, sasabihin ko. Salamat. Anak, bakit ba ayaw mo siyang kausapin? Para ano pa, Ma? Para malaman mo ang totoo. At least magkahiwalay kayo. Nag-usap kayo, hindi ba? Tell me, ano ba talaga nangyari? Ma, may iba na siya. Sinabi niya sa'yo? Hindi na kailangan sabihin sa akin yun dahil nakita mismo ng dalawang mata ko. At bago siya umalis, hinalikan niya ako sa pisngi. Ma, kahit kailan hindi na ginawa yun. At siguro yun na rin ang una at huling pagkakataon na magagawa na yun. Anak, hinalikan ka niya sa pisngi. Baka naman yun lang at mali ang interpretasyon mo. Hindi, Ma. Dahil alam ko goodbye kiss niya na yun. Mahal na mahal ko si Romnick. Pero ngayon, kailangan kong tanggapin na ito na yung wakas para sa aming dalawa. Matapos ang tagpong iyon, hindi na muling nagkaroon ng pagkakataon na magkausap ang dalawa. Dahil naging abala si Romnick sa kanyang career, lalo na nang sumikat ang love team nila ni Cheryl. Pakiramdam ni Harleen, bigla na lamang nawala si Romnick nang walang paalam. Lumipas ang mga buwan na hindi sila nagkikita. Hanggang sa... Jerome, ano ba naman? Sungit naman ito. Titingnan ko lang naman yung maganda mong buhok, di ba? Masungit ba yon? Eh, ikaw kasi ginugulo mo ako, nakita mo lang may ginagawa ako eh. Ilang beses ka bang pinanganak at ganyan kakagulo, ha? Eh, kung sinasagot mo na kasi, di wala namang gugulo sa'yo, di ba? Kakaalagaan pa kita. Pwede ba tigilan mo nga ako? May ginagawa ako eh. Mag-concentrate na lang dyan sa ginagawa mo. Sige na kasi. Mo. Pabayaan mo lang ako. Pare, dumudugo yung kamay mo. Ano ko, hindi kita pwede babayaan ganyan lang. Ano bang pumasok sa utak mo, sinuntok mo yung salamin? Halika na, daling kita sa ospital. Halika na, halika na. Ate, bakit kaya nagawa ni Romnick yun? Ano, ate, may kausap kasi si Cheryl na iba kanina. Talaga? Ano namang nakarating kay Romnick? May selos. Really? Nagawa niya, suntok-suntokin niya. Grabe. Naku, pag-ibig nga naman. Oo. Siguro. Mayulente. Love na talaga ni Cheryl. Dahil sa chismis na iyon, tuluyan ang nagkalayo sina Romnick at Harleen.
hindi na nagkaroon ng pagkakataon na maiwasto ang mga maling haka-haka nila patungkol sa isa't isa. Hanggang sa lumipas ang mga taon at nagkaroon na sila ng kanya-kanyang buhay. Tapos yun, sabi ko sa kanya, huwag nga dyan. Tapos alam mo yun, tawanan na kami ng tawanan. Yung sarasaya nga namin eh. B, nakikinig ka ba sa sinasabi ko? Sorry. Alam mo, B, pumasok ka na muna sa loob. Magkape ka muna, ha? Kanina ka pa yata inaantok dyan eh. Hindi na, naghihintay si Richard eh. Pakatid ko pa yung pauwi. Isama na lang natin sa loob, B. Total, magkakape lang naman tayo eh. Sa ibang araw na lang. Sige na nga, yun yung gusto mo eh. Sige na, B, mauna ka na. Ingat ka lang, ha? Love you, B. Alright, I'll see you. Bye, B. Bye. Tol, ayos ka lang? Ang lalim yata ng iniisip mo. Tungkol kay Gigi ba yan? Ano mo, I should be thankful si Gigi. Mabait, malambing, sweet, matalino. Lahat ng pwede mong hanapin nasa kanya. Pero ano, hindi ka masaya sa kanya? Ako ba, hindi ko nakikita yung sarili ko na natatanda akong kasama siya. Alam ko, yan, magkakaanak ako balang araw, pero hindi siya yung kasama ko eh. Ewan ko ba? Tol, eto lang ah. Si Gigi, pang-apat na girlfriend mo na. And I think, personally, she's a nice girl. Alam mo yun? Bihira kang makaharap ng katulad niya. Dapat maging masaya ka sa kanya. Alam ko. Okay, bakit ka nagkakaganyan? Ano ba talaga ang hinahanap mo? Or, sino ba talaga ang gusto mo? Si Mark? Ay, Ate Harleen. Umalis po eh. Umalis? Saan siya nagpunta? Hindi ko po alam eh. Halika, tuloy ka. Baby? Hindi ba may klase ka pa? I think I better go now. Tawagaw na lang ako, honey. Sino siya? Harleen, let me explain. Kaibigan ko lang yan. Anong akala mo sa akin, tanga? Maluloko mo ako ng ganun-ganun na? Hayop ka. Maluloko ka. Pinagkatiwalaan pa naman kita. Kaya pala ayaw mo akong papuntahin dito? Harleen. Siya nga pala. Nagpunta ako dito para ibigay sa'yo to. Sana magustuhan mo. Harleen. Bagamat mabait ang non-showbiz girlfriend ni Romnick noong mga panahong iyon, tila mailap pa rin ang kaligayahan sa kanya. Sa kanyang puso, meron pa rin kulang. Naging nobyo naman ni Harley ng isang kaklase niya sa UP na si Mark. Subalit, hindi magiging madali ang relasyong ito para kay Harley. Harleen? Mark, sandali. Mark, iniiwasan mo ba ako? Bakit hindi mo sinasagot yung mga tawag ko sa'yo? Busy lang ako. Tungkol dun sa nangyari nung isang araw, yung nakita ko, Mark, wala na yon. Pinapatawad na kita. Harleen, I'm sorry about that. Hindi na mauulit. Pangako sa'yo yan. Mark, meron akong kailangan sabihin sa'yo.
Mabuti nang sa akin mo tumarinig kaysa sa malamunog pa sa iba. Mark, buntis ako. Kakaanak na tayo. Bakit hindi ka makapagsalita? Carling, may kailangan ka rin malaman eh. Yung babaeng nakita mo na isang araw, si Jasmine. Buntis din. Ano? Pero wala namang kailangan magbago eh. Pananagutan ko yung anak ko. Kung mag-alala. Paano siya? Hindi ko rin siya pwedeng pabayaan. Anak ko rin ang dinadala niya. Sana maintindihan mo. Sana maintindihan mo rin yung sitwasyon natin. Siyang kwentang lalaki. Kalimutan mo na siya. Hindi ko siya pwedeng kalimutan, Dad. Dahil siya ang ama na magiging anak ko. Tama na. Tama na. Hindi ko na alam kung anong mangyayari sa akin. Kung anong mangyayari sa amin ng anak ko. Oh, huwag ka mag-alala. Nandito kami ni Daddy. Hindi ka namin papabayaan. Ang sakit-sakit. Halos malimas ako ng pagmamahal sa kanya dahil wala akong mapagpilian. Gusto ko man siyang layuan pero hindi ko kaya dahil siya yung ama ng anak ko. Ayoko lumaki yung anak ko nang walang kinikilalang ama. Ayoko, Ma. Ayoko. Mami, ang maganda takbo ng pag-aalahas nyo, ah. Oo nga, eh. Kita mo naman, anak. Nakabenta na naman ako ng panimbago ngayon. Saka hindi lang yun, di ba? Nalilibang pa ako. May pinagkakaabalahan ako, tapos kumikita pa ako. Mami, ganda naman nito. Talagang maganda yan. Ibigay ko na lang to, ah. Wag! Bakit, Mami? Ang mahal-mahal nito, no? Saka ang ganda-ganda. Tamang-tama yung laki ng diamond nito. Kukunin mo pagkatapos mamaya kung kanin-kanino mo lang bibigay. Anak, kilala kita. Ganito na lang, Mami. Hayaan mo kunin ko to. Tapos pinapangako ko sa'yo. Ang pagbibigyan ko lang nito yung babaeng mapapangasawa ko. Yung sigurado kong makakatuluyan ko. Sige na nga. Pero talaga, ha? O sige, lilis ako na rin niya. Babayaran mo yan, ha? Thank you, Mami. Thank you. Ay, Nico, anak. Alam mo bang buntis na si Arlene? Hindi mawari ni Romnick ang kanyang nararamdaman nang marinig ang balitang iyon. Makalipas ang ilang buwan, ay nanganak na rin si Harlene. Naging magulo ang relasyon niya kay Mark. Subalit, buo ang loob ni Harlene na bigyan ng magandang buhay ang kanyang anak. Hanggang sa... Anong ginagawa mo dito? Ayun ba ang anak ko? Pagkatapos mong hindi magpakita sa akin ng matagal na panahon niya nang sasabihin mo? Harlene, alam mo naging gago ko. At nagsisisi na ako. Sana mapatawad mo ako. Sana bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Kahit para lang sa anak natin. Gusto mo bang lumaki siya na walang kinikilalang ama?
Harleen, magbabago na ako. Ayusin natin ang buhay natin. Halika, may regalo ako sa'yo. Sa inyo. Halika. Nice, no? Here. Nagpa siya si Harley na bigyan ng isa pang pagkakataon si Mark. Umaasa siya na tuluyan na itong magbabago. Sa kabilang banda, hindi na rin nakayanan ni Romnick ang gulong namumuo sa kanyang isipan. Kaya naman, naglakas loob na rin siyang baguhin ang kanyang buhay. Maganda naman dito. Akala ko hindi mo lang ako tatawagan eh. Sobrang busy lang. I know. Ano, shall we order? May problema ba? I'm sorry. Sorry for what? Hindi ikaw may problema. Huwag mo nang ituloy. Lalo, masasaktan yun eh. Wala namang may kasalanan. Nararamdaman ko yun. I know, sooner or later, dito rin naman pupunta yung relasyon natin, di ba? Alam ko, hindi ako yung babaeng hinahanap mo. Naiintindihan ko yun. Salamat. No. Thank you for all the wonderful memories and for being a perfect gentleman. I have to go na pala. May appointment pa ako eh. Hintay yung pinsan ko eh. Makamalit ako. Sorry nga pala. Hindi na kita masamahan for dinner ah. Masarap pa naman dito eh. One more thing. Kung ano man yung hinahanap mo, hindi ko naibigay sa'yo. Kung sino man siya, sana mahanap mo siya. Alam mo, iinggit ako sa kanya. She's one lucky girl. Dahil batid niya na hindi si Gigi ang babaeng nakatakda para sa kanya, tuluyan ang nakipaghiwalay si Romnick dito. Patuloy naman ang pagsubok sa buhay ni Harleen. Mabibigo siya sa kanyang pag-asa na tuluyan ang magbabago ang ama ng kanyang anak. Tulad ni Romnick, maharap din siya sa isang malaking pagbabago sa kanyang buhay. Mami, bakit ganun si Mark? Ang sabi na hindi niya na ako lolokohin, pero ginagawa pa rin niya. Anak, ano bang nangyari? Yung babae na sinabi niya na nabuntis niya. Ma, hindi niya talaga nabuntis yun. Ginamit lang niyang dahilan. Anak! At hanggang ngayon, nakikipagkita pa rin siya sa kanya. Ano? Ay, naku, that's it. Magbalot ka na ngayon, aalis ka na dito. Dad, hindi ko pwedeng gawin yun. Ano pinagsasasabi mo? Sinasaktan ka na niya, niloloko ka pa. Tapos sinasabi mo yan, ayaw mo iwanan?
Anak, kayo kung makikita kang ganito. Makinig ka sa amin. Marami pang mga lalaking pwede magmahal sa'yo. Sino pa, Ma? Ma, may anak na ako. Wala nang lalaking tatanggap sa akin sa sitwasyon ko. Wala nang magmamahal sa akin. Carlin. Huwag mong ibaba ang sarili mo. Hindi porkit nagkamali kang minsan, wala nang pwedeng magmahal uli sa'yo. You are special, anak. Ha? Swerte ang taong magmamahal sa'yo at mamahalin mo. Basta sa ayaw at sa gusto mo, haalis ka rito. Uwi ka sa bahay. Pasensya na po kayo. Matagal akong hindi nakadaan dito. Siguro nga po, nagtatampo na kayo dahil nagpupunta lang ako dito kapag mabigat ang loob ko. Alam niyo po, hindi na ako magdarasal na bigyan niyo ako ng bagong karelasyon. Dahil binabawi niyo rin agad. Pero alam ko naman po na ako may kasalanan dahil hindi ko malaman kung ano talaga yung gusto ko. Ito na lang po. Kung sino man yung maging karelasyon ko, sana siya yung maglapit sa akin sa inyo. Yun na lang po yung hihingin kong sign. Ayun. Pwede ko nang ibigay itong singsing na to sa kanya. Hello. Oh, pare. Ano ginagawa mo? Natutulog. Pare, alas tres na ng hapon, natutulog ka pa rin. Alam mo, bumangon ka na dyan. Huwag ka na magmukmuk. Wala naman akong pupuntahan eh. Pumunta ka na dito sa Cavite, sa taping. Ba't ako pupunta dyan? Layo-layo. Basta. Dahil may kailangan ka makita at makausap. Sino naman? Tumuloy si Romnick sa paanyayang iyon ni Richard. Pagdating doon, hindi niya inaasahan na muli niyang masisilayan ang isang taong matagal din niyang hindi nakikita. Oo! Oh. Aray, bilis mo ah. Walang traffic eh. Akala ko ba malayo to? Wala naman ang ginagawa sa bahay. Teka, naligo ka ba ng pabango parang sangsang? Huwag ka maingay. Teka, ipupuntahan lang ako doon ah. Doon siya. Okay, kita tayo mamaya. Sige! Sige. Mauna ka na. Hindi. Sige, ikaw na. Ano pa talagang nangyari noon? Bakit bigla mo na lang akong iniwan? Matagal ko nang gustong itanong sa'yo yun eh. Hindi lang ako nabigyan ng pagkakataon. Arlene, hindi kita iniwan. Ikaw nga yung umiiwas eh. Pero di ba, pinagpalit mo ako kay Shelly? Ka-love team ko lang siya. Lahat ng mga yun puro press release para bumenta yung pelikula namin.
GMA Super Show. Diba, hinalikan mo ako sa pisngi? Kasi diba nagpapaalam ka na nun? Dahil sa kanya. Hinalikan kita. Dahil may miss kita. Eh, diba? Sinuntok mo yung salamin sa dressing room. Diba dahil din kay Cheryl yun? Dahil yun sa'yo. Nakita ko kayo ni Jerome, ang sweet niyo. Hindi ko napigilan yung sarili ko. Nagselos ako eh. Bakit? Wala. Tatawa lang ako. Piruin mo? Nagkalayo tayo ng dahilan sa miscommunication. Siguro kung nabigyan tayo ng pagkakataon na makapag-usap nun, edi sana... Sana walang nasayang na panahon. Mga bata pa tayo nun. Hindi pa natin alam yung gagawin natin. Ikaw, kamusta ka na? Ako? Ito. May anak na. Alam ko. Paano mo nalaman? Dahil noon ko pa sinusubaybayan lahat ng nangyayari sa'yo. May gagawin ka ba bukas? Wala, wala. Bakit? Di ba kilala mo si Jenny? Kakasal na kasi siya bukas eh. Pupunta ako eh. Samahan mo ko? Sige. Taga, huwag kang gagala. May dumi ka sa... Doon lamang sa pagkakataong iyon, nagkaroon ng linaw ang mga maling haka-haka nila sa isa't isa. Napagtanto nila na maraming taon ang nasayang nang magpasya silang maghiwalay nang hindi man lamang nakakapag-usap. Kaya naman, matapos ang kanilang muling pagtatagpo, tila nagbukas muli ang pinto para muli nilang makilala ang isa't isa. Ayos ka lang? Oo, okay lang ako. Huwag mo akong pansinin. Salamat. Alam mo, hindi mo naman kailangan magtiyaga sa sitwasyon mo eh. Hindi ka ba pwedeng kumawala? Ewan ko. Hindi ka pa rin nagbabago. Halos lahat. Ewan ko ang sagot mo. Alam mo bang na-miss ko yung ewan mo? Ewan ko sa'yo. Ano pa? Alam mo, sigurado ako. Balang araw, ikaw naman ang ikakasal dyan. At makukuha mo yung pinakamagandang kasal na gusto mo. Hindi ko alam. Ayoko nang umasa. Kasi masakit umasa eh. Saka malay mo, na pag ginawa mo yun, baka wala rin namang patutunguhan ng lahat. Mas masakit yun. Hindi man natin alam kung ano nasa hinaharap. Mahalaga, huwag kang mawawala ng pananampalataya. Sumama ka na lang sa akin. Sige na. Ano to? Prayer meeting namin sa Days of Our Lord. Kasi anong naging malungkot ako sa nangyari sa amin ni Mark, dito ko binaling lahat ng panahon ko. Halika, subukan mo. Baka magustuhan mo. Sige. Tara.
Hello, welcome po kayo, brothers and sisters. Hello, brother. Take, have a seat. Mukha po ka. Siya si Romnick, si Brother Mike, si Brother Jomar, si Sister Leslie, tsaka si Sister Nila. Oo. Ano, start na tayo? Kung sino man yung maging karelasyon ko, sana siya yung maglapit sa akin sa inyo. Yun na lang po yung hihingin kong sign. Wala. Natutuwa lang ako kasi sinagot na ng Diyos ang panalangin ko. Noon ay muling napalapit sina Romnick at Harleen sa isa't isa. Nagsumikap si Romnick na muling manumbalik ang matamis nilang pag-iibigan. Subalit na natiling may takot at kaba sa dibdib si Harleen dahil alam niyang hindi si Romnick ang ama ng kanyang anak at dahil ayaw na niyang muling masaktan ang kanyang puso. Close naman yung anak mo kay Romnick, ha? Oo nga, May. Alam mo, hindi ko akalaing mahilig pala sa bata itong si Romnick. Sa katunayan, mas kinikilala pa siyang ama ng anak ko kesa totoo niyang daddy. Alam mo, mabuti ang meron siyang kagigis ng ama. That's very good to your son. Teka muna, nagkabalikan na ba kayo ni Romnick? Ako, ma. Hindi pa namin na pag-uusapan yan. Basta ang alam namin na tuwing magkasama kami, pareho kaming napakasaya sa isa't isa. Alam mo, anak, from the beginning, talaga namang wala akong tutol kay Romnick eh. Alam ko na napakabuti niya at napakabait na tao. Siguro lang, yun nangyari sa inyo nung araw eh. Miscommunication. Siguro nga, ma. Pero ngayon kasi parang ayoko munang umasa. Lalo na't ilang beses akong nasaktan sa nangyari sa amin ni Mark. Anak, si Mark ibang tao. Si Romnick iba. Alam mo, dito sa mundo, mayroong mga pinapanganak na para bang kakambal ng kaluluwa natin. Yung tinatawag na soulmate. Diba, alam mo yan? And I think si Romnick, soulmate mo. Talaga, ma? Kung siya talaga ang soulmate ko, meron pa akong hinihintay na isa pang sign. Oh, ano pa? Kung sino man ang lalaki magbibigay sa akin ng puting bulaklak, siya na siguro ang makakasama ko habang buhay. Nagpasya si Harleen na tuluyan na hiwalayan si Mark. Subalit, isa na namang malaking desisyon ang nakatakdang kakaharapin ni Harleen sa kanyang buhay. Kung dumating yung panahon na sa tingin mo, okay na. Makasalan mo ako. Pero kung hindi man, kung hanggang sa huli, di talaga tayo. Ayos lang din. Tago mo pa rin yan. Dahil ikaw lang ang may karapatang magtago niya. Ang taong nagmamay-ari lang ng puso ko, pwedeng umawak nito. Hindi ko alam. Ewan ko. Nagkukuluhan ako. Magagalit. Romnick, sandali.
Mag-usap muna tayo. Buong buhay ko. Wala na akong ibang sinagot kung hindi ewan ko. Pero ngayon, iba na. Alam ko kung ano yung sasabihin ko. Dahil mahal kita. Mula noon. Hanggang ngayon. Romnick, handa akong magpakasal sa'yo. Nagpakasal kayo sa West. Hindi man lang kayo nag-invite. Imbitado ka naman sa reception eh. Saka mabilisan, baka makawala na naman si Harleen sa akin. Ikaw talaga! Ayun, mula tuloy pulaklak ang bride. Ano? Okay lang yun. Anong ginagawa mo? Sino man ang lalaki na ibigay sa akin ng puting bulaklak, siya na siguro ang makakasama sa habang buhay. Bakit? Lahat ng signs na hiningi ko, pinigay niya. Ikaw talaga ang para sa akin. Kasal na kayo? Sir, patawarin niyo po kami, sir, kasi biglaan din naman yung pagpapakasal namin sa West, kaya hindi namin kayo nasabihan kaagad. Nabigla lang ako. Alam mo, Romnick, mahal na mahal ko yan si Harleen. Alam ko po, sir. Ilang beses ko na siyang nakitang nasaktan. At umiyak. At yung umiiyak yan, nagdurugo ang puso ko. Pangako po, hindi ko po siya papaluhain, sir. No. Naniniwala naman ako, no? Magiging masaya siya sa'yo. Hindi na siya iiyak ulit. Gagawin ko po lahat ng makakaya ko para hindi na siya umiyak ulit, sir. Huwag nang sir. Daddy na lang. Mula ngayon, isang pamilya na tayo. Salamat po. Hanggang sa dulo ng mundo.
Ang kalinga ko'y asahan mo. Kahit pa anong landas ay tatahakin ko upang tayo'y di magkalayo. Sana'y laging kapiling, yan ang aking dalangin. Magpakailanman hindi magbabago ang sinisigaw nitong aking puso. Magpakailanman sa tuwing kinakailangan mo, narito ako, handang dumamay sa iyong lingkod. Akalain ikaw pala ang makasama ko habang buhay. Kahit talagang tayo para sa isa't isa. Mga bata pa lang tayo, pinagdidikit na tayo ng tindahan. Nagkahiwalay man tayo, sa bandang huli pinagtagpo pa rin tayo. Siguro nga totoong soulmate. Soulmate ko. At mamahalin kita. Magpakailanman. Romney, Carlene, magbalik tanaw nga tayo, ha? Nung di pa kayo nagka-break. Anong nagustuhan mo kay Harleen, Romney? Meron siyang ngiti ng feeling ko. Ewan ko kung tama ako. Pero ang pakiramdam ko para sa akin yun, yung ganun po. This was what attracted you to her. Opo. Yung ngiti na yun. Ikaw naman, Harleen. Mabait siya sa kahit kaninong tao. Ganun. Kilala niya na ako eh. Kung isang tingin ko lang o isang kilos ko lang, alam na niya kung ano yung ibig kong sabihin. You are very, very comfortable with each other. Opo. You think this is a very important ingredient sa pagmamahalan ng dalawang tao? Mahirap yung pakiramdam mo, meron ka kailangan patunayan palagi dun sa partner mo. Dapat kasi, di ba, parang nakakakilos kayo ng malaya nang hindi ka mag-aalala na mag-iisip siya ng iba sa'yo. Yung ganun. Individuality pa rin. Hindi naman kami yung nagsasakalan, ganun. Yung may sarili pa rin siyang buhay, may sarili pa rin ako, tapos meron yung kaming dalawa. Ano yung occasion na hindi mo makakalimutan sa kanya, Arlene? Yung binigay niya yung sing-sing sa akin. Ah, nag-propose. Parang ganon. Kasi hindi ko makalimutan kasi galing pa akong taping noon. Wala pa akong tulog umaga na galing pa sa probinsya. Hindi niya ako pinatulog kasi daw babalik daw siya. Dahil may kailangan siyang gawin. Oo. May kailangan siyang ibigay. Ano yung mga bagay-bagay na na-discover ninyo na hindi pala madaling gawin pag kayo mag-asawa at kung paano ninyo nalagpasan yun? Kami po kasi hindi kami natutulog na may tampuhan kami. So communication lang open po communication. Talaga. Sa tingin ko, ang magandang ginagawa dapat ng mag-asawa. Kailangan magtiwala kayo sa isa't isa. Sa kahit anong bagay,
Never. Yeah. Ibig mo sabihin, Romnick, hindi selosa si Harlene? Hindi po ako nagselos. Ako pa nagsabi sa kanya na may gusto sa'yo si ganyan. May gusto sa'yo si ganyan. Mm, siya nagsasabi sa akin. So ako'y umiiwas. Kung ibang lalaki yun, ba? Susunggaban na yun. Oo, ba? Susunggaban na yun. May crush pala sa akin yung babae yan, ha? Oh. Hindi ko kaya pagpalit pamilya ko eh. Minsan ka lang bigyan ng gano'n ng Diyos. Alagaan mo, di ba? Binigyan ka ng mga anak, pinagkatiwala sa'yo yung buhay nila. Huwag mo nahayaan ikaw pa yung makagulo, makasira, makasakit sa mga bata. Hindi ba naging malaki, John, yung may anak siya eh? Hindi po eh, kasi para sa akin, galing sa kanya eh. Parte po niya yun eh. Mm-hmm. Hindi ko pwede sabihin mahal ko siya nang hindi ko minamahal ko. Ano man manggagaling sa kanya, di ba? Mm. Sabihin pa, Harlene, siguro sa puso mo, ang feeling mo, napakaswerte mo. Opo. Thankful na thankful ako kay God dahil yun, kahit madami akong pinagdaanan ng mga masakit, yung umiyak ako, ganyan. Ito naman yung ending. Mm. Happy ako. Romnick, anong pangarap mo para sa pamilya mo? Yung maiprovide ko lang yung tama para sa kanila, yung kakailanganin nila. So ngayon, meron kayong restaurant. Where is this? Corner Kamuning Road, Tihener Street. Ano po? Cafe Baresto po. Ano yung mga mapapayo ninyo sa mga kabataan muna? Huwag na huwag kayo magmamadali kasi darating at darating yung para sa'yo. Ang maganda doon, minsan hindi mo pa alam, nandiyan na pala sa tabi mo. Gugulat ka na lang. Ikaw, Harley. Unang-una, makikinig sa magulang talaga. At saka, syempre, higit sa lahat, yung tatawag ka sa Panginoon. Ganun. Ano yung isa pang bagay na gusto mong hilingin kay Romnick? And Romnick, ano yung isang bagay na mahihiling mo pa rin kay Harley? Mas maging pasensyoso pa siya. Tsaka, okay na yung pagmamahal na binibigay niya, pero kung may ibibigay pa siya, welcome na welcome kami, mag-iinang tanggapin niya. Oh, ikaw, ano naman ang hihilingin mo kay Harley? Konti pang pasensya. Kasi hindi naman ibig sabihin ng pagiging matigas ang ulo ko, nalilesen yung pagmamahal ko eh. Yung gano'n. Oh, kiss na. Oy, thank you very, very thank much. Thank you po. Maraming salamat at talagang po. Alam nyo, inisip namin kung sino ang magandang itampok pag Valentine's Day para magsilbing na aral o inspirasyon sa mga televiewers namin. At talagang hands down kami, dapat kayong dalawa. At napakaganda ng istorya ng pag-iibigan ninyo. And of course, our show wishes you all the best. At sana nga abutin ninyo ang maraming 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 pang biyaya ang bigay sa inyo ng Panginoon. Thank you very much. Thank you po. And thank you po sa GMA. Salamat po sa kapuso. Salamat po sa mga nanood. Sana po may nadampot kayo. Kaya kung hindi man, at least sana naaliw kayo dun sa kwento ng story namin. Thank you very much. Bagamat dumaan sa mga matitinding pagsubok ang samahan ni Romnick at Harlene, nanaig pa rin ang pagmamahalan at pag-asa sa kanilang mga puso. Sa kasalukuyan, nananatiling matibay at matatag ang kanilang pag-iibigan, lalo pa itong pinagtibay at pinasaya ng kanilang mga anak. Isang patunay ang kanilang kwento na walang maaaring makahadlang sa isang pag-iibigang inukit ng langit. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman.